kids, welcome back to Teacher Chef's channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsulat ng panuto. Natutunan mo sa nakaraang aralin na banghay ang tawag sa pagkakasunod-sunod na ayos ng bahagi ng sulatin. Naglalahad ito ng mahahalagang tatalakayin sa isang ulat. Gabay ito upang maging maayos ang paglalahad ng impormasyon. Marunong ka na bang magluto? Alam mo ba ang tamang mga hakbang sa pagluluto? Sa araling ito, matututunan mo ang mga pananda na ginagamit sa pagsulat ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain. Malalaman mo rin ang pagsusunod-sunod ng mga hakbang. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makasusulat ka ng talatang naglalahad ng 3 hanggang 5 hakbang sa pagsagawa ng isang gawain. Magagamit mo ang mga pananda tulad ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, sa wakas, o katapusan. Paano nga ba magsaing? Ano-ano ang tamang hakbang sa pagsasaing? Para sa inyong unang gawain, basahin mo ang pamamaraan ng pagsasaing at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Natandaan mo ba ang mga pamamaraan ng pagsasaing na iyong nabasa? Tignan natin kung oo, narito ang mga tanong. Una, tungkol saan ang gawain? Magaling, ito ay tungkol sa pagsasaing ng masarap na kanin. Ikalawa, ano ang mga sangkap na kailangan sa pagsasaing? Mahusay! Ang mga kailangang sangkap sa pagsasaing ay 3 takal ng bigas at 4 kalahating tasa ng tubig. Ikatlo, ano ang unang hakbang sa pagsasaing? Tama ka! Ang unang hakbang ay hugasan muna ang bigas ng 2 beses at itapon ang tubig. Ika-4, ano ang ikalawang hakbang sa pagsasaing? Magaling! Ito ay ang lagyan ng 4 kalahating tasang tubig ang hinugasang bigas. Isalang sakalan at hayaang kumulo at matuyo ang tubig. Ika-5 tanong, ano ang ikatlong hakbang sa pagsasaing? Mahusay! Ang 3 ay patayin ang apoy at hayaan munang nakatakip sa loob ng 10 minuto. At ang huling tanong, ano ang huling hakbang sa pagsasaing? Tama ka! Ang uli ay ihain na sa mesa ang nalutong kanin. Ngayon naman, basahin mo ang talatang nakikita mo at pag-aralan ang mga salitang may salungguhit. Nasubukan mo na bang maghugas ng pinggan? Alam kong ikaw ay masipag at matulunging bata. Halina at subukan nating gawin. Paano maghugas ng pinggan? Una, alisin ang mga tira-tirang pagkain na nakakapit sa pinggan. Pangalawa, maghanda ng tubig sa maliit na palanggana at banlawan ang mga pinggan dito. Sunod, simulan ng pagsasabon ng mga ito at ilagay sa palanggana ang may malinis na tubig. Pagkatapos, banlawan ang mga ito sa palanggana ang may malinis na tubig.
Gawin ito ng 2 o 3 beses hanggang sa mawala ang mga bula. Sa huli, punasan ng mga ito gamit ang malinis na tela at ibalik sa lagayan ng mga pinggan. Napansin mo ba ang mga salitang may salungguhit? Ano kaya ang tawag sa kanila? Ang mga salitang may salungguhit sa binasa nating talata ay tinatawag na mga pananda. Ang mga pananda ay nagbibigay hudyat sa mambabasa. Nakatutulong ito upang malaman na may panibago ng hakbang sa pagbibigay ng panuto. Ang ilan sa mga halimbawa ng pananda ay katulad ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, sa wakas, at katapusan. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng panandang ginagamit natin kapag tayo ay nagsusulat ng mga pamamaraan o hakbang sa iba't ibang mga gawain. Para sa iyong ikalawang gawain, sa iyong sagutang papel, isulat mo ang check kung ang pangungusap ay gumamit ng pananda at X naman kung hindi. Unang bilang. Una, pumili ng magandang pinya. Ito bang pangungusap na ito ay gumamit ng pananda? Magaling! Ito ay gumamit ng pananda at ang panandang iyon ay ang salitang una. Ikalawang bilang, iwasan ang pinyang walang amoy o amoy maasim na. Mahusay! Ito naman ay hindi gumamit ng pananda. Ikatlo, kalawa, magsimula sa tuktok ng pinya at gupitin ang panlabas na shell hanggang sa maabot mo sa ilalim. Ito ba ay gumamit ng pananda? Tama ka! Ito ay gumamit ng pananda at ang panandang ginamit ay ang salitang ikalawa. Ika-apat, panatilihin ng pinya patayo at pansinin kung paano nakaayos ang mga mata sa mga linyang diagonal. Magaling! Ang pangungusap na ito ay hindi gumamit ng pananda. At ang huling bilang, pagkatapos ilagay ang iyong kutsilyo sa kaliwang bahagi ng isa sa mga linyang diagonal. Mahusay! Ang pangungusap na ito ay gumamit ng isang pananda at ang ginamit na pananda ay ang salitang pagkatapos. Para sa inyong ikatlong gawain, pagsunod-sunurin mo ang mga hakbang sa paglalaba. Gamitin ang mga panandang una, ikalawa, ikatlo, ika-apat at panghuli sapat lang. Isulat mo ang iyong mga sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga hakbang sa paglalaba. Subukan mong pagsunod-sunurin ito gamit ang mga panandang ibinigay ko kanina. Napagsunod-sunod mo ba ang mga hakbang sa paglalaba? Tignan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang unang hakbang ay ihanda ang mga gamit panlaba tulad ng sabon, batsa, timba at tubig. Ikalawa, ilagay ang mga damit sa batsang may tubig at sabon. Unahin palagi ang puti bago ang may kulay. Ikatlo, kusutin ang mga damit sa tubig na may sabon hanggang matanggal ang dumi. Ikaapat, banlawan ang mga damit upang matanggal ang sabon. At ang panghuling hakbang ay isampay upang matuyo. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa ating mga gawain? Sana ay oo!
Bilang pagtatapos, nais kong tandaan mo na ang pagsulat ng pamamaraan ay ginagamitan ng mga panandang salita tulad ng una, kasunod, pagkatapos, sa wakas, katapusan, at iba pa upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pamamaraan. Sana ay naunawaan mo ang ating maikling aralin sa araw na ito at sana ay nasiyahan ka sa panunood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.